Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Marahil pong pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng mabuti ay ang pagkapatuloy at ang hindi pagsuko. Na kahit ano ang mangyari ay patuloy lang, hindi susuko at tatapusin ang ating sinimulan. Tulad po ng pag-aasawa, marami nag-aasawa, di po ba? Dahil namahalan daw sila. Ngunit ilan kaya sa mga nag-aasawa ang patuloy na nagmamahalan kahit lumipas ang maraming taon? Ilan po kaya sa kanila sa mga nag-aasawa ang hindi lamang nagpapatuloy sa pagmamahalan kundi lalo pang tumitindi ang pagmamahalan? Nawa po huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Ay nga po sa Galatia 6:9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ba't kaya po kailang isuwar ni Pablo ito sa mga taga-Galatia? Dahil marahil po ay normal lamang na tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. O ayon sa ibang salin, normal lamang na pagsawaan natin ating ginagawa kasama ang paggawa ng mabuti. Bakit po kaya? Maaring dahil napapagod ng ating katawan, ating isip napapagod, maaring dahil wala tayong natanggap na appreciation o pagpapasalamat galing sa iba. O maaring dahil po halit na encouragement ang ating natanggap, ay maaring discouragement pa o pagpuna o kritisismo ng ibang tao. At ipang minimang minamahal, di ba't kuminsan ay nakapagod at nakasawa na ang magtrabaho? Nakasawa na kung minsan nakapagod ang ulit-ulit na gawain bahay. Kasi nakapagod din mga minamahal na mag-aral na parang nakatapusan. Ngunit po, nawawag tayong magsasawa. Wala tayong titigil mga minamahal. Patuloy lang tayo. Ay nga po sa kalawang Sanika 3:13, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At pinuri po din sa Roma 2:7, ang mga nag-isipagtiyaga sa mabuting gawa. Mga minahal, kaya po, magtiyaga at magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat po.